In this video, we're going to discuss about addition rule. So last time, diniscuss natin yung formula ng classical probability. So for continuation, we have this addition rule. Okay? So ginagamit natin yung addition rule kapag meron tayong more than one events. Tapos, at least isa sa kanila or pwedeng both yung mangyari, no? Okay? So ang keyword natin for addition rule ay yung word na or. Okay? Kasi ang tinitignan natin either isa sa dalawang events yung pwedeng mangyari. Okay? Either, let's say we have event A. Let's say we have two events, A and B. Two events. Tapos gusto natin yung hanapin yung probability. Probability that at least one of the events let's say or na lang, probability that A or B will happen. Okay, so ang magiging formula natin, probability ng A or B, this is equal to probability of A, so kukunin natin yung probability ng A, plus probability ng B, and then minus probability ng intersection nila. When we say intersection, so ililista natin lahat ng laman ni A, laman ni B, tapos titignan natin yung common elements. Okay? So A intersection B. Okay. So another formula dito, so kukunin natin yung number of possible outcomes ni A out of total number of possible outcomes plus number of possible outcomes ni B over total possible total number of possible outcomes minus number of possible outcomes ng A intersection B. Okay, over total number of possible outcomes. Pag sinabing A intersection B, both na nag-occur yung A tsaka yung B. Parehong nangyari yung A tsaka B. Okay? So, take note. Ito yung gagamitin nating formula for the addition rule. Okay? Now, so, let's discuss naman yung tinatawag na mutually exclusive. Okay? So, yung formula na to, P, A, or B. So, this is the formula for non-mutually exclusive events. Non-mutually exclusive. Okay? So, ano ba ibig sabihin pag mutually exclusive? Mutually exclusive, ibig sabihin yan, hindi pwedeng mangyari ng sabay yung dalawang events. Yun yung mutually exclusive. Okay? So, for mutually exclusive, we have probability of A or B. So, magiging formula niyan is probability of A plus probability of B. Eto na lang, nawala na yung subtraction. Bakit? Hindi naman kasi mangyayari ito ng sabay. Kung hindi sila mangyayari ng sabay, yung dalawang events na yan, yung probability ng intersection nila is zero. Okay? So, hindi na kailangan isama. So, this is simply n of A over n of S plus n of B over n of S. So, ito yung magiging formula naman kapag mutually exclusive events. Again, ha, mutually exclusive events, sila yung events na hindi pwedeng mangyari simultaneously.
Okay? Mutually exclusive. Now, let's apply the formula number one. If a pair of dice is rolled, find the probability of getting a sum of 7 or a match. Okay. So, let's say yung A natin ay yung event of getting a sum of 7. And then yung B natin, an event of getting a match. Okay? So, una kunin natin yung total number of outcomes. So, ilan yung total number of outcomes? Kapag nag-roll tayo ng pair of dice, ilan lahat yun? 36. So, na-discuss natin to sa previous video. Okay? Next. Probability, number of outcomes for A. So, ilan yung sa sum of 7? Ilan ba, ano-ano ba yung laman ni A? We have 1, 6, and then 2, 5. We have 3, 4, 4, 3, 5, 2, and then 6, 1, no? So, ilan laman niya? 6. Ilan naman yung laman ng match? We have 1-1. Pag sinabing match, pareho. Okay, pareho yung lumabas. So, 6 din to, no? 5-5 and then 6-6. So, match. So, applying the formula. So, probability of getting a sum of 7 or a match, we have probability of A or B equals number of elements ni A over total number of possible outcomes plus number of elements of B over total number of possible outcomes. Teka lang, ito ba ay mutually exclusive or not? Okay? So, they are not mutually exclusive. Bakit? Kung titignan natin sa elements nila, wala naman silang common. Okay? So, ibig sabihin, hindi magsasabay na ang sum ay 7 tapos at the same time, match sila. Okay? So, hindi sila pwedeng sabay mangyari. Kaya, mutually exclusive sila. Ngayon, kung mutually exclusive, ito lang yung gagamitin nating formula. Walang minus. No? Okay. So, ilan yung laman ni A? 6 out of 36. Plus, ilan yung laman ni B? 6 also out of 36. So, we have 12 over 36. And then, anong lowest term nito? We have 1/3. Okay. So, ibig sabihin, yung probability na ang lumabas ay the probability of getting a sum of 7 or a match is 1/3. Okay? Next, problem number 2. So, in rolling a die, find the probability of getting letter A. So, meron tayong A tsaka B dito. An odd or an even, letter B an even or a perfect number. Okay. So, una, kunin muna natin yung total number of outcomes. Okay? So, mag-let pala muna tayo. Let's say yung A, event of getting an odd number. Hindi ko na kinukompleto yung statement kasi na-understood na yan. Let's say B naman sa even number, event of getting an even number, and then C, event of getting a perfect number. Perfect number. Okay? So, ano-ano yung laman ng A? Odd number, we have 1, 3, 5 sa dice. Sa die natin. And even number, we have 2, 4, and 6. And when we say perfect number, yun nga, 1 tsaka 4. So, I think in example na to last time, yung perfect number. So, pag kinuha mo yung square root, integer lang ang lalabas. So, yun yung perfect number. Okay? And then, kunin natin yung bilang nila. N of A equals 3. N of B equals 3. And then, N of C equals 2. Okay, ilan yung total number of outcomes? Isang die lang naman yan, di ba? So, N of S equals
6. Okay, so try natin sagutan yung A. Probability ng add, so A yon, or even yung B. So A or B. Okay? So ang tanong, ito bang A tsaka B ay mutually exclusive? The answer is yes. They are mutually exclusive. Okay, so using the formula, ang gagawin lang natin, kunin natin yung laman ni A over N of S plus N of B over N of S. Okay? So this is equal to, ilan yung laman ni A? 3 out of 6 plus 3 out of 6. So this is 6 over 6 or equal sa 1. Pwede ba yung 1 na probability? Yes, pwede. Okay? And ang tawag natin dito ay sure event. Yung A or B. A or B. This is a sure event. Ibig sabihin, sigurado tayo na kapag nag-roll tayo ng die, ang lalabas ay odd number or even number. Diba? Obvious. Odd naman talaga or even ang lalabas pag nag-roll tayo ng die. Okay, so next. Letter B. Ano naman yung probability na even, so that is probability of B or C, no? Even or perfect number. Okay? So are they mutually exclusive? The answer is no. Okay? So pwede silang lumabas ng sabay. Pwedeng even number at the same time perfect number. So kailan mangyayari yun? Kapag ang lumabas ay 4, no? 4. Kasi yung 4, even number yung 4, and or at the same time, perfect number din. Okay? So, yun yung sinasabi kong non-mutually exclusive. Pwedeng mangyari ng sabay yung dalawang event. Even number, tsaka perfect number. Okay? So, kung hindi siya mutually exclusive, ang gagawin natin, N of A over N of S, ito yung magiging formula natin, plus N of B over N of S minus N of A intersection B over N of S. Okay? So, pag sinabing intersection, yung common elements nila. Okay, so dito muna tayo. N of A over N of S, na pakita na natin ito, 3 over 6 plus, N of B pa lang pinag-usapan. N of B. Mali yung gamit kong letter. N of B, tapos N of C, and then N of B intersection C. Okay. So, 3 over 6, esto ah. Okay. Tapos, N of C, dalawa lang, 2 over 6, so, 2 over 6, minus intersection nila ilan? Isa lang, yung 4 lang over 6. So, 1 over 6. Okay? So, this is 5 over 6 minus 1. So, this is 4 over 6 or simply 2 thirds. Okay? So, next. So, number 3. A card is drawn from an ordinary deck of 52 cards. Find the probability of getting an ace or a queen card. And a queen or face card and then red or king card. Okay, so letter A na tayo. Diretso. Sama na natin sa solution. So, una, ano yung total number of possible outcomes? 52. Meron tayong 52 cards. Pagkukuha tayo ng isang card, so meron tayong 52 possible outcomes. Okay? Then, let's say yung A, so getting an ace, and then B, getting a queen card. No? So, ilan yung A? Kahit hindi na natin isulat yung laman ni A, no? Basta alam nyo yung itsura ng card. So, understood na yun. So, ilan ba yung alas sa card? Apat, no? Ilan ba yung queen? Apat din. Okay. Now, probability of getting ace or a queen. So, this is addition rule.
So, meron tayong keyword naman, madali lang matandaan kung addition eh, or. So, we have probability of A or B. We have, are they mutually exclusive? Pwede bang kapag kumuha tayo ng card, ang lumabas ace na at the same time, queen pa? No? So, the answer is mutually exclusive sila. Kasi, hindi sila pwedeng lumabas ng sabay. Okay, so they are mutually exclusive, meaning, ang gagamitin natin formula, n of a over n of s, plus n of b over n of s. Okay? So, this is equal to, four, meron tayong apat na ace out of 52 cards, plus meron tayong apat na queen out of 52 cards. We have 8 over 52 or lowest term natin, this is 2 over 13. Okay, so next. Letter B. So, letter B, ang queen natin ay yung B, no? So, rewrite lang natin, yung B natin ay queen. Tapos, may bago tayo dito, face card. Let's say, C natin yun. C, face card. Okay? So, ilan yung queen ulit? Ang queen natin ay apat. Ilan yung face card? Pag sinabing face card, yung tao. Okay? Ilan ba yung tao dun sa cards? 12, no? Yung king, apat na queen, tapos apat na jack. Okay. So, sabi, queen or face. So, probability ng queen or face. So, mutually exclusive ba sila? Pwede bang lumabas queen at the same time face? The answer is, parang magkaano pa lang magkasalungat yung tanong ko kaya hindi ko maano kung yes or no. So, ito, hindi siya mutually exclusive. Kasi, yung face card, yung queen is a face card. So, meaning, kapag lumabas ay queen, sabay na silang lumabas. Queen at the same time, face card. So, hindi sila mutually exclusive. So, meaning, ang formula natin ay n of b over n of s plus n of c over n of s. Tapos, ma-minus natin yung common. Yung b intersection c over n of s. Okay? So, this is, ilan yung queen? Apat out of 52 cards. Ilan yung face card? 12 out of 52 cards. Ilan yung common nila? Okay? Meron lang namang apat na common. Queen. Yung queen na yon. Over 52 cards. So, this is 12 over 52 or ilan po? 3 over 13. So, yan yung probability. Okay, next. Let's have letter C. Letter C, a red card or a king card. So, parehong bago. Okay, ilet natin na D naman para sa red, tapos E para sa king. Okay, so ilan yung red? 26. Kasi di ba may 26 na red, 26 na black. Yun lang naman yung kulay ng cards natin, red tsaka black. Tapos ilan yung king? Apat lang naman yung king doon, no? So, kunin natin yung probability na red or king ang mabubunot. Okay? So, are they mutually exclusive? The answer is no. Bakit? Kasi pwedeng lumabas king tapos red. No? So, ang magiging formula natin ay n of d over n of s plus n of e over n of s minus yung common nila over n of s. Okay? So, ilan yung red? 26 out of 52. Okay? Plus, ilan yung king? 4 out of 52.
Ilan yung common nila? Dalawa lang, no? Out of 52. Bakit dalawa? Ano yun? King of Heart, tsaka King of Diamond. Yun lang yung dalawang kulay pula na king, no? So, dalawa lang, no? Yung dalawang king kasi ay black. So, intersection nila ay dalawa lang. Okay, so, solve natin to. This is 28 over 52 or simply 7 over 13 pag yung lowest. Okay, so madali lang, no? Kapag card, na nakikita natin yung mismong concept ng addition rule. Okay, so dito tayo. Dito naman, binigay na yung probability. Okay? So, a customer enters a supermarket. The probability that the customer buys a bread is 0.6, a milk is 0.5, and both is 0.3. What is the probability that the customer would buy either bread or milk or both? Okay, so lista natin yung given. Let's say, yung B, ito yung event na ang binili ay bread. Yung M naman, ang binili ay milk. Probability that the customer buys milk, no? So next, binigay dito yung mga probability. Probability ng sa bread is 0.6. Probability ng sa milk is 0.5. And probability ng both bread and milk, so B intersection M, okay, this is 0.3. Okay, ang tanong, ano yung probability na B or M? Okay, bread or milk ang bibili ng customer. Okay? Or both. So, etong B or M, ibig sabihin na niyan, either B or M or both. Okay? So now, as you can see, hindi siya mutually exclusive kasi pwedeng lumabas ng sabay kasi may probability yung B intersection M. Ibig sabihin niyan, may possibility na lumabas ng sabay yung B tsaka M. Or bumili ng ang customer ng bread and milk. Okay? Kasi merong 0.3 probability. So, they are not mutually exclusive at ang gagamitin natin formula ay yung para sa non-mutually exclusive. Balikan nga natin sa addition rule. So, kanina pinakita ko, ito yung sa non-mutually exclusive. Ito yung madalas na ginagamit natin yung nasa baba. Pinakita ko rin yung nasa taas. Ito yung isa pang formula. Yung kapag given yung probability nila. Okay? So, dito, meron tayong probability of A plus probability of B minus probability of A intersection. So, same lang to neto. Probability ng A, ito yung formula sa classical probability na diniscuss natin. Probability ng B, ito yun. Okay? So, yung classical probability sa last video, ito lang din yun. Okay, so ito yung gagamitin natin since given na yung mga probability. So, ito na yun. Balik tayo dun sa problem number 4. So, this is probability of B plus probability of M minus probability ng both B and M. So, probability of B is 0.6 plus 0.5 minus 0.3. So, this is 0.8. Okay? So, that's all for addition rule.